scientist engineer Troy Alang kung magpantay at your service. Welcome to Chantal Direct Sales Product Training. Take note, intensive product training with our company doctor, Doc Cecil Catapang. Our main speaker for today, no? Siya po ay isang MD, Doctor of Medicine. Yay! Aesthetic and Rejuvenation Medicine Diploma, Ophthalmology Academic Director ng International College of Allied Health Sciences and Technology. Ang kanyang mga affiliation, paki-google po ang kanyang mga affiliation, Finesa Estetica, Dia Lumina, Royal Aesthetics, Derm Asia, Asian Academy for Aesthetics, and our very own company doctor. Please welcome Doc Maria Cecilia Catapang. Good afternoon po, Doc! Good afternoon po sa lahat ng kasama natin ngayong araw na 19,000 not K katao. Thank you sa mga naglagay ng to si Sir Troy, wala magawa. Ang pag-uusapan natin, alam mo Sir Troy, sabi ko nga sa'yo, di ba? Siguro, there is more to collagen than you know, di ba? So alam naman na, bakit ito may loose system? So alam naman natin na ang aging is a natural process. Even as we sit here, tumatanda tayo. Even as you sit there, nanonood sa FB, sa pagdadakdak ko, nauubos unti-unti ang collagen nyo. Well, siguro in parang micro percent. Pero ang reality is you lose about 1.7% ng collagen every year. Taon-taon naman, no? Starting the age of 20, di ba? So, ang problema, di ba? Pagtanda ng pagtanda natin, nagmamanifest ang kung ano-anong mga results ng pagwala ng collagen sa ating katawan. Kasama na ang, di ba, skin. So, kaya nakita natin unti-unti tayong tumatanda. Unti-unti habang tumatagal, nagkakaringkel. Unti-unti habang tumatagal, ang buhok. Diba? Tumatanda rin. Kaya numinipis siya, nagiging brittle siya, no? So, yung unti-unti yan, pag pinagsama-sama mo, ayun. Diba? Makikita mo, ay, tumanda na ako. Diba? Pag ang collagen kasi nasa heart din. Kaya ang heart, humihina ang pagbit niya. Ang muscle natin, di ba, ang matatanda, lumiliit ang muscles. Ang tawag doon, nag-atrophy. So, ang muscle mass nag-decrease kasi may collagen din yan. Di ba, ang brain, hindi siya collagen. Pero alam niyo ba, na ang collagen kasi amino acids yan, no? Made up of amino acids. Kumbaga parang paella, merong baboy, apritada na lang. Parang apritada, may na magluto eh. Ang apritada, may baboy, may patatas, di ba? May tomato sauce. Ang tawag mo doon, apritada. Ang muscle, ang brain natin, di ba? Merong iba't ibang parte rin yan. So, merong tawag na, ang collagen is made up of different kinds of amino acid. Proline, hydroxyproline, tsaka glycine. Yung glycine component collagen, may value sa brain. Kaya, nagkakaroon minsan ng some cell loss of cell structure and functioning. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagkaulyanin, di ba? Humihina ang pagbagal ng humihina ang pag-iisip, yan, no? Ang skin nagiging dry, tapos mas, di ba, pagka tumatanda, mas mabagal mag-umaling, ang kidney hindi masyadong, di ba, nagfe-fail nga ang kidney, di ba? Hindi na siya masyado nagfi-filter ng mga toxin. O, yan. Vision. Alam nyo ba ang collagen nasa cornea rin natin? Pag nakatagilid ka, nakikita mo yung gilid na nakaganyan, nakatambok na ganyan, na parang kristal, ang tawag doon, cornea. Yan, collagen din yan. So, naapektuhan din yan. Paringin natin, pag tumatanda tayo, say yung collagen din, nakakadagdag sa blurring of vision. Ang tenga. Meron ding collagen yan kasi, kaya pagkatagal, pag tumatanda, pag nababawasan ng collagen, katagalan tumatanda, nagiging bingi, di ba? So bones natin, di ba? Ang bones natin is largely made up of collagen too. Kaya pagka tumatanda tayo, nagkakaroon tayong osteoporosis, di ba? Panlasa natin, humihina, di ba? So,
Diba? Ang collagen is 30% ng nating katawan is collagen, di ba? So importante na ang collagen natin, dahil nga pag tumatanda ka, yung collagen mo nababawasan, importante yung collagen mo na re-replace mo na sa supplement mo, di ba? Kasi minsan kinukulang ang pagkain, kinakain natin sa supply ng collagen. Eh, di ba? Katawan mo pa naman collagen. So paano yung kung kinukulang, di ba? Ang collagen, di ba? Ang collagen, ang collagen, di ba, nakikita sa, and then, kasi sabi ko nga kanina, nasa mata, nasa balat, nasa muscles, nasa bones, internal organs natin. Alam nyo ba na ang ating bituka is made up of collagen, di ba? So, muscles natin, di ba? So, importante ang collagen eh hindi ma-deplete sa ating katawan. Dahil pag nagkaganon, ayun na, nasakit ka, nagkakaroon ka ng rayuma, di ba? Nananakit na yung mga kasukasuan mo, nagkakaroon ng patsi-patsi ang balat mo, bumabagsak, nagkaka-wrinkles, tapos yung buto mo malambot na, humihina, di ba? Tapos mas madalas kang ma-injure, di ba? Tapos ayun, rayuma, osteoarthritis, di ba? Tapos pagising sa umaga, pagtanda ka dahil yung collagen mo nadideplete na unti-unti katagalan, eh matigas sa mga ano, di ba, parang naninigas sa mga joints nyo. Hindi mo basta ma-stretch yung kamay mo. Yung paa mo parang kailangan eh mabagal mong ibabaluktot kundi masakit, di ba? So, yung apat simbok nga natin, di ba, katagalan, eh dahil punong-puno rin ng collagen yan, eh numinipis at madaling magkaroon ng mag-split ends, di ba? Yun. So, pag nawala na yung collagen, di ba, mas mabilis kang, sa pagkawala ng collagen, mas mabilis kang tatanda. Tapos, di starting the age of 20, di ba, nag-uubos na tayo ng collagen. Eh, lalo na pagdating ng 25, mas mabilis maubos ang collagen kasi mas exposed na tayo sa pollutants. Di ba? Ang diet natin hindi na rin masyado maganda. Lalo ng kabataan natin, hindi maganda ang diet natin, katagalan, eh, yung collagen mo na di-deplete na rin dahil nga doon lalabas, doon magmamanifest sa pagkatandaan mo, ang kinain mo, di ba? Yung mga pangit mong kinain o hindi healthy na pagkain mo, diet mo, eh lalabas ang mga result, ang mga effect niyan sa katandaan, especially by the age of 45. No? So kaya minsan sabi mo, bakit mas matanda, tignan yung classmate ko nung high school? Eh hindi, ako hindi naman ako nagbobotox. Eh bakit mas mukha ang bata? Siguro dahil yan sa magandang diet. Kasi ang collagen, pwede mo rin makuha sa diet, di ba? So yun. So pinapakita natin dito na pagka ikaw ay tumatanda, eh konti numinipis ang balat mo, mas makapal yung dry skin mo kaysa sa dermis mo na healthy yung ano, na supply ng nutrients ng skin mo, di ba? Tapos yung collagen, ganito yan. Nakita nyo yung hollow block, di ba? Pag ang baan dingding, hollow block. Di ba? Ito hollow block, may semento. Hollow block, may semento. Ang collagen, para siyang ano, yan ang glue ng mga cells natin. Para firm siya. Hindi siya hiwa-hiwalay. Para taut. No, taut ang kanya ating balat. Kasi di ba pag wala ka ng collagen, pag hinila mo yan, nawawala rin yung elastin, hindi na bumabalik. Pag kinurot mo yung balat mo, nakaganyan na yun ang medyo matagal, di ba? Pag kinurot mo yung balat ng matanda, pag matagal na nakaganon. So, yan ang nangyayari pag wala ka ng collagen kasi nauubos din ang elastin mo. So, ano ba ang nangyayari mga, bakit ba tayo nagkakaroon ng depletion o napapabilis ang pagkawala ng collagen ng ating katawan bukod sa natural na pagdala ng pagtanda ang collagen loss? Eh, de, sa dyan, sunlight, di ba? Sabi ko nga, that's why you lose collagen faster pagka medyo nagkakaedad ka na. Dahil mas madalas ka na exposed sa araw. Dahil nung bata-bata ka, hindi ka masyado naglalabas. Ayaw palabasin ng nanay mo, di ba? So ngayon, mas lumalabas ka na, mas adventurous ka. So mas na-expose ka sa araw and that is the reason why you lose more collagen. Because you are more exposed sa araw or ultraviolet sunlight. Tapos, sinasabi ko nga, paulit-ulit, diba yung diet mo nung kabataan mo, magmamanifest yan sa katandaan mo. Ibig sabihin, nung bata ka, ang takaw mo sa tsokolate. Kaya mas matanda kang tingnan sa ibang kaklase mo na
sa ibang kaklase mo na kaedad mo, o, di ba? Tapos kung nung bata-bata ka, eh, apane naman ang kain mo ng carbohydrates, katulad ng kanin, tinapay, di ba? Naku, natas ang carbohydrates niyan, ang lakas mo kumain yan. Katandaan mo, mas mabilis kang magsasag, you will lose more collagen, which means you will sag faster or you will age faster. Tapos paninigarilyo, di ba? Dahil nga, ang paninigarilyo, nakakadagdag sa faster destruction ng ating collagen sa ating katawan. So pagka tumatanda ka na walang collagen, nagkakaroon ng lines sa forehead, nangyayari frown lines ka, naguhod ang eyelid mo, nag-cross fit ka, nagkakakulubot ang mata mo. Tapos sa ilalim, medyo nagre-wrinkle na rin. Diba? Tapos lubog na yung cheeks mo. Ganyan ka na. Tapos may mga pachi-pachi na yung balat mo. Tapos malalim na yung nasa labial folds mo. Diba? Tapos, magsak na yung balat mo. Diba? Tapos yung mouth mo pa ganun na. So, ibig sabihin talaga tumatanda. Marionettes na yung nagkakaganito ka na. So, yan ang problema. Pagka you lose a lot of collagen as you grow older because of the things that you were doing when you were younger. Buti na lang, mayroong Dr. Vita Collagen with hyaluronic acid. Anong sa segue, di ba? ano ba naman ng Dr. Vita Collagen with hyaluronic acid? Ang Dr. Vita Collagen with hyaluronic acid, hindi lang, mainam kasi siya kasi dinisign siya para sa babae lalo. Hindi lang naman, although, later on, pag malaman mo na hindi lang naman pala siya pang babae. Bakit? Kikwento natin. Kasi yung collagen ng Dr. Vita, di ba, naka-sachet yan, di ba, na Sir Troy? Nalagay sa tubig, siniinom, di ba? Ano po? Ano po siya? Tablet po siya, Doc. Tablet ba? Opo. Ibang collagen pala ginagawasan. Hindi. Tablet. So, madali siyang bit-bitin. Tapos, wala siyang calories. Tapos, ayun, ito alam ko to, ito. Ito kasi, alam mo, siyempre marami na akong na-try na collagen, no, Sir Troy. Ang pangmano, kasi hindi ako nabigyan eh. Okay, hindi ko alam. So, ang mga natatry, madalas yung mga collagen, ay, na-try ko na pala. Nakalimutan ko. Tama, tablet. Kaya madali siyang bit-bitin kasi naka-foil. Diba? Hindi siya bulky sa bag. Kaya anytime, kahit mabigyan, pwede